Hello guys, kamusta ba tayo dyan? Ngayon mag-uusapan nga natin yung about sa bagong monetization requirements ngayon sa 10,000 subscribers at 5,000 WH watch hours. Yan, panoorin mo to hanggang dulo. Okay guys, nagbabalik tayo. 'Di ba sabi diyan sa thumbnails confirm. Ang tanong ngayon, totoo ba o hindi? Yan. Pero ang tanong ko sa iyo, importante ba kung totoo o hindi? Kasi wala naman masa-search sa Google. Wala naman masa-search sa kahit saan-saan. Hindi pa siya talaga official, screenshots lang. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, importante ba sa ngayon? Actually, nai-hint na yun eh. Ibig sabihin hint. Kung sa akin, kung isipin mo, kung nung narinig ko yung balitang yun, para sa akin, totoo yun. Diba? Totoo yun. Ilalagay ko na sa utak ko na totoo. Ang ibig kong sabihin, before mag 2021, magti-10K na yung subscriber ko dapat. Tapos wag ka magde-delete ng mga live stream mo kasi nandun lang dapat naka-private or kasi pwede mong i-public 'yon para pag nag-requirements na 'yon sa 2021 merong kang bubunoting 5,000 WH. Wag niyong i-delete yung mga live stream ninyo. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, importante pa ba? Oh. So, ibig sabihin, ang ibig kong sabihin dito, paghandaan mo na yung kinabukasan. Ngayon, may hint na tayo. Alam mo ba nung nawala yung go-to channel natin, may sinabi ba si YouTube? Di ba wala? Dahil alam ni YouTube na nag-iisdaan tayo sa mga live streams. Tama ba? Most of Filipinos kasi talaga ang galing yung mga subscribers nila, 10,000 mahigit, galing yan sa sub to sub. Kasi bawal yun, di ba? Ngayon, madali na lang kasi requirements. Marami na rin naging na-monetize dahil doon. After nila na-monetize, hindi na nag-ano, basta hindi na rin nag-upload, hindi, or ganun, hindi na masyadong active sa YouTube. Kasi madali lang naman talaga yung 4,000 WH. May mga technique ng mga Pilipino dyan. Ayan, tapos yung 1,000 WH, pwede nga isang linggo lang yan, guys. Diba? So para sa akin, hindi na importante yon. Ang importante ngayon kung paano mo paghandaan. Kasi 50-50 na tayo nun, guys. Kapag hindi natin pinaghandaan. Kasi alam naman sasabihin ni ano, ni YouTube kagad yung balak niya, guys. Diba may balak siya? E di mapapaghandaan natin yon, diba? Kung 10,000 lang yun, dinangisda tayo na nangisda dito. 10,000 lang yun eh. Diba? So, ang importante ngayon, paghandaan mo na lalo na may hint. Ano bang mawawala sa'yo kung nag 10,000 ka? Before, kahit mga ilang araw, kahit sa isang buwan, maka 1,000 ka na kagad. Ano pa lang naman ngayon? Nasa April pa lang, May. So, ilang buwan pa? Bago mag-January 2021, matatanggal na lahat. Kasi syempre, kung may bagong requirements, maraming madidemonetize. Tama ba ako? Kasi yun na yung requirements, guys, eh. Diba? So, ano ang magandang gawin? Ngayon, ang magandang gawin is, itatak mo na sa isip mo na totoo. So, before mag-end tong year na to, dapat meron ka ng 10,000 subscribers dapat. Yung sa 4,000 WH, ngayon pa lang mag-livestream ka na. Kung kailangan, wag mo dapat i-delete. Pwedeng i-private tapos i-public mo din pag totoo na yung ano. Sa mga nagpa-private, i-private nyo lang. Pwede rin naman i-public yan. Hindi, yung WH na nakuha mo doon, pwede naman i-public. So makikita nyo naman sa WH yan, tignan nyo sa may analytics ninyo kung ilan na yung nagigain nyo. So walang problema guys kung totoo man o hindi yan. So yun lang ibig ko sabihin, pagandaan natin yung news na yan.
Kasi nawala nga yung go-to channel natin na hindi sinasabi. Kasi hihirap na talaga guys yung pag-iisda dahil wala nang go-to channel. So sa mga naka-background lang dyan, naka-BG lang dyan, hirap na hirap talaga. So wala nang pumapasok na isda sa atin. Noon, kahit naka-BG ka lang sa mga ano, nagsusupport ka lang, may mga pumapasok. Ngayon hindi, kailangan mong umuna. So sa mga hindi live streamer, sa mga hindi nag-iisda dito, mahihirapan talaga guys. Bad news sa kanila yan. Yan sa ating marunong umisda yan. Yan sana yung mga hindi na alam ito, yung hindi alam isdaan, matatagalan silang mamamonetize yung mga yan. Kawawa naman. Sila ang kawawa. Pero tayong mga ano, alam na natin yung sistema. Mabilis na lang yan guys. So kailangan natin pagandahan para sa akin, totoo. Yan. Totoo na para ano, para mapaghandaan ko by the end of December guys ng 2020 dapat 10,000 na tayo. Kahit anong mangyari hindi tayo apektado, tatawa ka na lang. So marami ding madidemonetize halimbawa, diba? Kaya sinasabi ko sa inyo ito para mapaghandaan natin, kaya magsipag tayo, abuti na natin kagad yung requirements. Huwag tayong magbaka sakali na hindi totoo. Totoo man at hindi, ayan. Ang isipin mo na lang totoo, para wala namang mawawala sa'yo kung sinabi mong totoo. Magigain ka pa ng subscribers, isipag ka pa. Diba? So, ang payo ko sa inyo, magpa 10,000 na tayo. Ayan, magpa 10,000 na talaga tayo. And then yung mga streams nyo, huwag nyong i-delete. Okay? Para meron kang pang requirements sa 2020. Pwede mo i-private, pwede rin naman i-public. Hindi mawawala yung public hours nun, guys. So, yun lang. Bye-bye! Thank you sa pakikinig. Ayan, isipin po ang na may utak tayo. Gamitin po ang utak natin. Bye-bye!